Magandang umaga po sa ating lahat, Konseha Yoyo, Konseha Edith, at lalo na sa mga empleyado natin mula sa City Assessor's Office at Office of the Building Official. Baka nagtataka po yung iba sa inyo, no? Kasi hindi naman po schedule ngayon ng Assessor's Office at Building Official's Office sa flag ceremony natin. Ihingi rin po ako ng paumanhin sa inyong, sa karamihan sa inyo, dahil ang mensahe ko po ay para sa iilan lamang, ano? Kung tutuusin, para sa minority lang naman to, no, sa inyo. Alam po naman po, karamihan sa inyo ay nagtatrabaho ng maayos, karamihan sa inyo ay nagtatrabaho ng tapat, karamihan sa inyo ay nagtatrabaho ng masipag, ngunit kailangan ko rin po i-address ang ilang mga bagay. Dahil ang dalawang opisina po ninyo, nakaraang 6 na buwan, dumadami ng dumadami na naman ang mga reklamo patungkol sa korupsyon at kapiwalian. Dumadami na naman po ang mga report na mayroong mga humihingi, mayroong mga tumatanggap, mayroong mga naninigil. Doon sa mga kasama natin na gumagawa pa rin ng mga bagay na ito, kailan pa tayo titigil? Nung nakaraang linggo lamang, mayroon na namang report, kawawa yung senior citizen, pabalik-balik sa assessor's office. Pinahihirapan po siya, hindi ko na po babanggitin muna yung detalye, ano. Pero sa dulo, hinihingan siya ng 80 milya tayo. Ngayon, tayong mga kawani ng pamahalaan, alam naman natin, ano ba naman tayo linggo-linggo. Hindi man regular dahil hindi po lahat ay nakakasama sa ating flag ceremony ngayon linggo-linggo. Pero alam pa rin naman po natin, alam naman natin ang tama at mali. Alam naman din natin ang ating pamahalaan ngayon. Ginagawa naman natin lahat para magbigay ng dignidad, para magbigay ng mga benepisyo sa ating mga kawani. Pero higit sa lahat, di kalimutan nyo na yun, nag-promote tayo ng kalahati ng City Hall official natin, kalahati ng empleyado natin, pinromote natin itong nakaraang 3 taon. Ilang libong empleyado ni regular na natin, lahat ng empleyado natin na 10 taon ng mahigit na casual na regular na natin, di pa tayo tumitigil. Election ban lang tayo titigil, pero hanggang 9 years, 8 years, 7 years, 6 years, 5 years, hanggang umabot tayo sa 1 year, permanent po natin yan lahat. Nilalayo natin kayo sa politika. Yung mga dating gawin, natanggal na natin yun. Pero huwag na natin pag-usapan yung benepisyo, yung pag-regularize. Isipin na lang po natin bilang mga kawani ng pamahalaan. Tayo po, niminsan, kahit sa gitna ng pandemya, hindi tayo namangga na mawawalan tayo ng trabaho. Tayo po, may siguridad tayo sa ating mga trabaho. Panahon na kapag may negosyo ka, kinakabahan ka, nung ECQ, baka hindi na kumita, baka magsara na. Kung nagtatrabaho ka sa call center, anytime, baka mag-retrenchment yung call center mo. Nagtatrabaho ka sa construction, ilang buwan, bawal ang construction. Pero tayo sa gobyerno, ni hindi tayo kinabahan na mawawalan tayo ng trabaho. Alam natin, tuloy-tuloy yung trabaho natin. Yun man lang, tanawin natin na utang na loob. Hindi sa akin, hindi sa politiko. Tanawin natin na utang na loob sa taong bayan dahil meron tayong trabaho. Meron kayong trabaho. Hindi naman siguro ako nagkulang sa pagbibigay ng warning. Hindi naman po siguro ako nagkulang pagpapaalala sa atin. Trabaho tayo ng tapat. Kung dati, pwede yung ganun. Ngayon, hindi na. Kung dati, okay lang yun, hinahayaan. Ngayon, hindi na. Trabaho tayo ng tapat. Gawin natin ang trabaho ng mais. Makontento tayo sa sahod natin. Kung anumang bonus meron tayo. Kaya nga, pinipilit natin. Kung dati, hanggang 14th month lang tayo. Ngayon, may 15th month. Pag may nakikita tayong pwede gawin sa tulong ng HR natin, gaya ng mga loyalty awards, sige, gawin natin yan. Buo, buo. Bigyan natin ang benepisyo ng mga tao. Kung anong kaya ibigay, kung anong legal, kung anong pwede, gawin natin. Kaya nakakadismaya, ano, pag may naririnig po tayong mga ganyang bagay.
hindi lang sa dalawang opisina na nandito ngayon, pero ito po yung dalawang opisina na pinakamaraming reklamo sa ngayon. Yung sa assessors, ano banggit ko last week, swerte po yung opisyalis na yung empleyado natin. Swerte dahil yung senior citizen na hiningan, talagang napakabait, ano, ayaw magreklamo ng formal. Kinaalam lang sa amin, FYI. Pero ito, paalala, hindi na ako magagalit. Gentle reminder na lang sa inyo. May mga tao, alam, inuulit ko po, alam po, hihilan na lang ito sa inyo. Pasensya na, dun sa mga nagtatrabaho ng matino at maayos, dapat, pasensya na po sa inyo. Pero dun po sa mga gumagawa pa rin ng mga bagay na ito, napaalala ko lang po sa inyo. You're playing with fire. Pag naglalaro tayo sa apoy, maaaring sa unang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, maaaring sa sampu o sa isang daang pagkakataon, walang mangyayari, hindi naman ako nahuli. Okay lang. Hindi naman siguro ako, wala na yan, hindi, wala naman magsusumbong. Pwede kahit, baka magawa mo ng 100 beses. But you're playing with fire. Huwag niyo akong sisisihin. At huwag magmamakaawa sa akin ang mga pamilya ninyo pag nahuli kayo. Dahil magpapakulong na talaga ako ng mga tao. 2019, warning. July, August, September, hanggang December, warning. 2020, meron na tayong mga pina-entrap, pati sa BPLO, sa OPPO, may mga na-entrap na tayo, may mga pending na nakaso. Yung nangyari sa scholarship office natin, na nahulihan natin ng may isang nag-ghost employee, may kapunsyaka sa pagodor, narin natin. Kung meron mang na kong ipagmamalaki, ano, hindi yan yung mga project, program. Kung meron po ang isang mapagmamalaki bilang mayor ng 3 taon, din po ay ang pinakamalalaking korupsyon sa City Hall noon, wala na ngayon. Pero again, pag may nakikita tayo, hindi tayo magbubulag-bulaga. Pasensyahan po tayo. Huwag pupunta yung asawa ninyo, huwag pupunta yung anak ninyo. Huwag silang pumunta sa akin, nagmamakaawa, kasi hindi ko nakasalanan yun, hindi ako nagkulang sa inyo. Lahat ng pwede ibigay na benepisyo, binigay. At lahat ng warning, para hindi na po makisama, hindi na po gumawa ng mga bagay na alam natin hindi tama. Warning naman tayo ng warning. Hanggang ngayon, magbibigay ako ulit ng warning. Hirap talaga. Hirap talaga. Pero kahit na mahirap, hindi tayo magpapatinan. Kahit mahirap, hindi tayo magpapatinan. Dahil ako, pumasok ako sa politika, hindi para manalo ng eleksyon. Wala akong pakialam sa eleksyon. Pumasok ako sa gobyerno para mag-instrumento ng pagbabago. Ang tanong, nakikita ba natin kung ba't natin kailangan yung pagbabago na ito? Kung ba't tayo nag-iinis ng pamahalaan? Kung magpapatuloy lang tayo, bubulag-bulagan, magbibingi-bingihan ba tayo? Di na muna ako magbabanggit ng mga pangalan at detalye, no? Kasi nakaka-video tayo, nakaya naman sa mga nakikinig na hindi empleyado ng City Hall. Pero siguro sa sarili ninyo, alam nyo na yun. Kung kayo mismo walang ginagawa, siguro kahit papano, kilala nyo naman yung mga gumagawa. Maaari. Bigyan nyo na rin kami ng report sa City Administrator's Office. Masuyo naman po, mga maayos po natin empleyado para hindi na rin kayo madamay. Ayaw ko naman mag-rego doon eh. Ayaw ko naman mag-ano. Pero kung kailangan ko gawin, gagawin ko. Eh, inuulit ko, ano. Ako, maaaring politiko ako, pero wala akong pakialam sa eleksyon. Ang iniisip ko lagi, para natin ay tingin yung mga simulan natin pagbabago. Dahil alam natin na tamang direksyon yung pinupuntahan natin bilang isang lungsod at higit sa lahat bilang isang lokal na pamahalaan. Kaya mahirap man, nakakapagod man, okay lang, pupursige tayo, paghihirapan, pagsisikapan natin itong mga pagbabago na ito. At mapagtatagumpayan po natin. Unti-unti, no, mapagtatagumpayan na natin. Marami na, malaki ng pinagbago ng ating City Hall. Marami ako sa, marami sa inyo, ano,
hate ako naman, talagang niyayakap yung pagbabago na ginagawa natin. Mahirap man, nakaka-dismay man paminsan, frustrating man paminsan, inasabi ko sa inyo ngayon, yung mga matitino na kasama natin, huwag kayong mag-alala sa pagtatagumpayan natin. Kaya natin. And I would like to end in a more positive note. Dahil alam ko naman po karamihan sa inyo talagang nagtatrabaho ng maayos. Gusto ko lang din magpasalamat sa inyo. Sa nakararami sa atin na niyayakap yung mga pagbabagong ginagawa natin, tumutulong sa pag-aayos natin at paglilinis ng gobyerno, nagtatrabaho ng tapat, kontento na sa sahod, sa mga bonus at beneficyo na natatanggap natin, at lalo na dun sa mga dating gumagawa, dating kabahagi ng lumang kalakaran, pero ngayon hindi na po. Maraming maraming salamat sa inyo. Dahil hindi naman yan para sa akin. Para rin yan sa inyo. Para malinis ang mga konsensya natin. Pero higit sa lahat, gawin lang natin kung anong tama sa mata ng Diyos at sa mata ng ating mga kapwa pasigenyo. Dahil kung meron lang tayong utang na loob, yun po ay hindi sa atin, hindi sa amin, yun po ay sa kanila. Sa Diyos at sa taong bayan lang tayo may utang na loob. Kaya pagpatuloy nyo lang ang ginagawa ninyo, muli po, alam kong nakararami sa inyo ay gumagawa ng maayos at tamang trabaho. Pagpatuloy nyo lang, ay tingin pa natin ang nasimulan na natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless. Magandang umaga sa ating lahat. Muli po, pasensya na sa nakararami sa atin. Pero kailangan ko lang din pong sabihin. Maraming maraming salamat. God bless at magandang umaga. Enjoy po tayo.